Kung ang BIR official po ay sumusunod ho sa batas, definitely pag nakatanggap po yan ng letter natin na diniscuss ho natin dun sa case 1 hanggang case 5, eh, kailangan ho ninyong gumawa ng letter to protect yourselves. Lalo-lalo ka na, ikaw presidente ka ng company o ikaw accountant ka, bookkeeper, lalo na yung mga treasurer. Ang importante dito is ma-monitor ho ninyo. Gumawa ho kayo ng ganito, diagnostic matrix. Kung gusto ho nyo ng kopya, pwede ko ho kayong padalan ng PDF file. Humingi lang ho kayo. Ang importante ho dito is yung susunod ho nating topic ay ang letter of understanding. So may mga cases na ho tayo, diniscuss ko ho natin yan sa case 1 hanggang case 5. So nasa request against dereliction ho tayo. Ano ba ibig sabihin nun, Mr. Maestro? Napakabuti nitong revenue officer na to na nasa 43. Kasi sumagot siya dun sa letter at ito yung response niya. So grinant niya yung nakasulat dun sa mga letters na pinauna natin at siya ay nagbigay ng mga dates kung kailan siya mag-audit. Very, very good ito pong RDO na to at saka yung group supervisor. Kaya lang ho, itong mga bagay na to is questionable. Very intriguing. At marami ho yan. Ilang pages ho yung ginawa niya. So, dapat ho sinasagot ito. Para masagot ho yan, eh, kailangan ho ninyong gumawa nung tinatawag ko na request against dereliction of duty. Available ho yung dereliction of duty ng 15,000. Pwede ho niyang pagkakitaan because pwede niyong ibenta yan sa ibang tao or pwede ho ninyong gamitin yan ng paulit-ulit kasi pare-parehas lang naman ho yan. May letter ang BIR na nag-a-agree sila doon sa request for immediate audit o hindi, kailangan nyo pa rin ipadala ho itong dereliction, request against dereliction. E ano ba benefit niyan ng template na yan? Napakasimple ho. Number one, it reduces stress. Number two, it reduces harassment. Number three, it reduces receiving of discriminating letters from the BIR. Number four is, wala na ho kayong problema sa subpoena duces tecum kasi winave na ng BIR yung subpoena duces tecum pag nag-reply ho sila dun sa case 1 and case hanggang case 5 letters ho natin. So, itong case number 6 letter natin, ayaw natin na makatanggap ng deficiency tax assessment na malaki yung taxpayer o yung kliyente natin. Ito ginagamit ko to eh. So, ilalagay natin dito ano yung mga parameters. At itong parameters na to, eh hindi naman to galing sa akin. Galing yan sa BIR official, specifically kay BIR commissioner. Kasi itong mga RO, revenue officer, yung GS, group supervisor, yung RDO, revenue district officer, o ang collectively biro BIR officials ay gumagawa ng sarili nilang o nag-i-introduce ng iba't ibang sistema sa BIR. Iisa lang ho ang sistema ng BIR. Kung hindi nyo alam 'yon, kailangan ho ninyo itong request against dereliction of duty. Eh ano ba laman niyan? Ang laman ho niyan step by step na procedures na gagawin ng mga BIR official. So, itong step-by-step procedures na gagawin ng BIR official, identifiable at verifiable. Ibig sabihin nun, mga ka-taxpayer kong minamahal, eh, i-click nyo lang ho yung heart button instead of like button para ho ma-spread ho natin yung love sa Facebook at saka sa YouTube. So, kung meron kang request for against dereliction of duty or duties, so malalaman mo ngayon kung yung mga revenue officer eh sinusunod yung instruction na dinelegate sa kanila ng BIR commissioner. Eh kung hindi mo alam yon, lalong-lalo ka na. At kung hindi mo ipaalam sa kanila, hindi nila gagawin. So dalawa ho ang magiging benefits nito. Ha? Ini-establish mo na alam mo
paano mag-validate at mag-verify ng kanilang trabaho. At number two, binibigyan mo sila ng opportunity na gawin nila yung tama nilang trabaho. So, ang experiences po natin dito, nagiging tama ho yung deficiency tax assessment. Hindi ho sila nag-i-issue ng sangkalakihang deficiency tax assessment. Ito ho yung produkto ng letter na ito. Medyo kailangan nyo lang hong bilhin at hindi ho yan mabibili sa mga bookstore. Sa akin lang po. So, pwede nyo hong akong tawagan kung kailangan ho nyo yan. At again, kung may mga kailangan ho kayong mga revenue regulation, eh pwede ko ho kayong bigyan kung meron ho tayo. And secondly, very important din, mag-file ho kayo sa akin ng letter of intent kung gusto ho nyo yung mag-franchise. Ang franchise fee ko lang ho is 50,000 plus VAT plus EWT. So, ang opportunity ibinibigay ko sa inyo, pwede kayong magkaroon o posible na magkaroon kayo ng income per client na 40,000. So, ibig sabihin nun, eh kahit kayo may sariling business at ang sarili nyong business ay nagtitinda kayo ng soft drinks, pwede nyong idagdag sa business ninyo ang pagtitinda ng tax consultancy. Yun ho yung sinasabi natin dito. Hindi nyo kailangan na magsara ng business, idadagdag nyo lang. Okay? So, makakabawas kayo ng professional fee ko because kapartner ninyo ko pagdating sa SDT, LA, first notice, second notice, at saka checklist. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, bumili na kayo ng template, mag-franchise na po kayo sa akin, at hinahangad ko na magkita-kita tayo sa case number 7 ng next topic ho natin. Hinahangad ko rin na magkaroon ho kayo ng masayang buhay at masayang hanap buhay. Hindi kayo nagbabagot. Ano po? So peace and happiness be with you for life. See you in my next video.